Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa isang relasyon ay yung hindi ka na pinapriority ng partner mo. Yung nandyan nga siya, pero abalang-abala naman siya sa ibang bagay. Yung para siyang invisible, yung hindi mo mararamdaman yung presence niya. In short, you don't have quality time together. Mapapatanong ka na lang na, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Kasi kung oo, magkikilay ako. Ganun. Right now, I'm going to share to you the 5 tips para maging priority ka ng partner mo. First, invest more time for yourself. It means to love yourself. Hindi yung lahat ng oras mo, attention, effort, ay nakakaon lang sa kanya. Magbigay ka naman ng oras para sa sarili mo. Ipakita mo sa kanya na you are gorgeously strong and independent woman. Huwag kang maging stress sa kanya. Magpaganda ka pa rin. Mag-workout ka. Magkaroon ka ng healthy lifestyle. Kasi if you are gorgeously strong and independent woman, maraming lalaki ang hahanga sa'yo. Matatakot yung partner mo na iwanan ka kasi ayaw niya na mapunta ka sa iba. Second, don't be the first one who always reach out to your partner. It means, hindi dapat na ikaw yung laging unang nagpaparamdam sa kanya. Kasi magiging kampante yan na kahit anong gawin niya, nandiyan ka lang lagi para sa kanya. Kaya hindi na yan mag-e-effort na kunin yung attention mo kasi nandiyan ka na nga lagi sa kanya. Kaya imbis na ibigay mo ang buong oras at attention sa kanya, magbigay ka ng oras sa sarili mo. Halimbawa, kung mahilig ka sa pag-vlog, hindi, laan ka ng oras para sa pag-vlog, aliwin mo yung sarili mo doon. At saka kung nag-aaral ka man, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Mag-aaral ka ng mabuti para makita niya na nag-i-excel ka sa school. Iisipin niya na, pag sinayang ko to, magiging successful to someday, maganda yung career nito. Iisipin niya na, ay, pag iniwanan ko to, magsisisi ako. Kaya hindi dapat lahat ng oras, attention at effort mo ay nakatuon sa kanya, magpamiss ka sa kanya. Para naman, mag-i-effort yan, ipapriority ka niyan. Magpapaning yan, iisipin niya, ay, baka may iba to, baka may nandigan itong iba, baka mas wapo pa sa akin, mas matalino pa sa akin, mas mataas yung standard kasi sa akin, di ba? Hindi makikipagkumpit yan, hindi mag-i-effort yan para kunin ulit yung loob mo. Gaya nung una kininiligawan, di ba? Ginagawa niya lahat ng effort, binibigyan niya lahat ng oras, pinapadama niya sa'yo yung pagmamahal. Dapat ganun lang palagi, di ba? Third, you should have a sense of humor. It means, huwag kang masyadong seryoso. Kasi pag masyado kang seryoso, mabuboard yung partner mo. Dapat ipapakita mo sa kanya na mai-excite siya sa'yo. Mag-isip ka ng bagay na hindi niyo pa nagawa. Halimbawa, lagi kayong kumakain together sa labas. Ay hindi, yung gagawin niyo naman sa susunod ay mag-travel together. Pero yung swak lang sa budget ha, kahit sa simping lugar lang kayo magpunta, at least magkasama kayo, di ba? Tsaka masaya kayo. Fourth, make him the one who will invest more in your relationship. Hindi ibig sabihin nito ha, na pag kumakain kayo sa labas, siya sa kanya lahat ng gastos. Kung nagka-travel kayo, sa kanya pa rin lahat ng gastos. Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin dito ay dapat siya yung laging nagbibigay ng efforts, attention at oras sa relasyon nyo. Kasi mahihirapan yan na i-let go yung relasyon nyo. Kasi maiisip niya na, ang laki na ng puhunan ko sa relasyon to. Ang dami ko ng effort, oras na binigay sa partner ko, yung attention ko, laging nasa relasyon namin, tas maghihiwalay lang kami, masasayang lang lahat nun. Babalik naman ako sa umpisa, yung ganun, parang sa business, diba? Parang business lang kasi yan, guys. Pag sa business, ikaw yung, halimbawa, sa partnership, may general partnership, ikaw yung may pinakamalaking share. At dahil unlimited yung liability mo, ay titigil ka na. Siyempre, hindi yan basta-basta titigil kahit unlimited pa yung liability niyan, kasi ang laki ng ininvest niya sa partnership eh, dun sa business na yan. Parang ganun lang. At ang panglima ay, ang pinaka-importante at pinaka-mahirap sa lahat. Show him that you are still complete without him. Ibig sabihin, ipakita mo sa kanya na kahit mawala man siya, ay buo ka pa rin, masaya ka pa rin. Kung sino ka nung hindi mo pa siya nakilala, ay ganun ka pa rin kahit umalis man siya. Isipin mo kung ilang taon kang nag-exist na wala siya sa buhay mo. Naging masaya ka, di ba? Kaya pag aalis siya, dapat masaya ka pa rin. Hindi yung magpapakamatay na ako, ayoko na sa mundong to, sawang-sawa na ako. Hindi dapat ganun. Kasi nga, di ba, pag kayo ay naghiwalay, ibig sabihin, mas marami pang opportunity na ibibigay si God sa'yo. Kasi sa problema natin, si God lang yung solusyon sa lahat. Kahit na iniiwan natin si God, tinatalikuran natin, nandyan pa rin siya. Kaya huwag mong i-focus ang sarili mo sa kanya kasi dapat isipin na may Panginoong Diyos na hindi pababayaan niyang sarili mo. Kasi may iba dyan na kahit paulit-ulit silang sinasaktan, pinapaiyak, okay lang sa kanila. Kaya yung partner niyo naging kampante, iisipin nila na, di bali nang masaktan niyan, at least nag-enjoy ako, masaya ako sa bagay na to, bahala na yan, hindi naman ako iiwan yan. Dapat huwag ganun, ipakita niyo na kahit wala sila, mabubuhay pa rin kayo ng masaya. Kasi hindi naman talaga sila yung mundo mo. May sarili kang mundo. I-focus mong sarili mo sa sarili mo. Love yourself nga, diba?